Yo, 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 what's up mga kamonmon and welcome back to my channel. So this is your Kuya Monmon and for today for our next balloon twisting tutorial po natin, gagawa po tayo dito ng snail or yung kaibigan ni SpongeBob na si Gary. So combination of balloons po ang gagawin po natin dito. So papakita ko po sa inyo kung paano yung basic and of course yung combination. So eto po yung mga gagamitin natin, handa po natin yan. Alright mga kamonmon, so ayan na po ang mga gagamitin natin sa paggawa po ng basic snail. So dalawang lobo po ang gagamitin natin. A few inches later. So color yellow ang napili ko. So ang gagawin muna natin is i-inflate po na po natin yung ating yellow balloon. Ayan po, i-inflate lang po natin siya. And then syempre bubuhol po natin siya. And of course, magtitira po tayo ng uninflated or hindi na bombahang lobo. I think mga 2 inches or 3 inches pwede na po siya. Okay, then don't forget to massage po ang ating long balloon. And then, so for the first step po natin na gagawin is gagawa po tayo ng ulo. I think mga 3 inches po ang haba ng ulo niya. Ayan po, 3 inches or 2 inches pwede na po siya. Ayan po. Alright, and of course, gagawa po tayo ng circle. Ayan po. Okay, so tatantyahin nyo na lang po yung circle natin. So I think mga 15 inches po ang circle natin. Then i-twist po natin siya. Ayan po, ganyan po siya. Ito po yung head. And ito po yung kanyang suporta. Or yung kanyang paa. O, ito po yung kanyang paa. So ang gagawa naman po tayo dito ng bahay niya or yung coil, yung parang katon. Parang katol. So, paano po ba gawin yun? So, ito po yung long balloon natin. Ipapaikot lang po natin siya. Kung paano yun, sundan nyo na lang po ako mga kamon yun. Ayan. Ayan. Ayan, ikot po natin siya na parang katol. Ayan. Then, ito pong circle po, ipapasok po natin siya dyan para hindi po siya mawawala or matatanggal po sa pagkakaikot. Ayan na po. So, this time po, nakagawa na po tayo dito ng snail. Ayan. So, yun nga mga kamono, nakagawa na po tayo ng snail. So, lalagyan na po natin siya ng second balloon. So, yung kanyang mata po ang gagawin natin. So, mag-i-inflate po tayo dito ng orange balloon. Ayan, inflate po natin siya. Alright, mga kamonmon. So, sa pag-inflate po, ang size lang po na gagawin po natin, I think siguro mga 10 inches or 15 inches po ang haba. Ayan po. So, yung space po na uninflated po ay kailangan mas mahaba po siya. So, this time po, ito-twist muna po natin siya. Pero kailangan po pantay po muna siya. Ayan, patayin nyo po. Then, ito-twist po natin siya. Then, pag na-twist nyo na po siya mga kamonmon, next naman po ay ipupush naman natin yung inflated hanggang makarating po sa dulo. Ayan mga kamonmon, kung nakikita nyo po, ipupush natin siya mabuti. Ayan. Ayan, ipush natin mabuti. Kailangan po mga kamonmon, pantay po siya. Okay, as nakikita nyo, para po siyang tsako. Ayan, then, pag nakagawa na po tayo neto, ididikit naman po natin siya sa ginawa nating snail. Okay, so eto po, ang ginawa nating snail mga kamonmon. So, ibubuhol lang po natin siya dito. Ayan. And make sure mga kamonmon, kailangan po pantay po siya. Ayan. Okay, then para maging maganda siya, okay, hahatiin ulit natin yung inflated balloons po natin. Ayan. Okay. Like this, mga kamonmon. Nasa nakikita nyo po. Okay, then, next po yung kabila naman po. So, ayan mga kamonmon. Di po forma po natin. So, mga kamonmon, nakagawa na po tayo dito ng mata ng snail. So, ito po yung snail natin. So, makikita nyo. Yan po ang pinaka-basic sa paggawa ng snail. Alright. Okay, mga kamonmon, natapos na naman po ang ating activity ngayong araw na ito.
So, this time po, nakagawa tayo ng basic balloon twist na snail. So, ipapangalan po natin ngayon dito ay si Gary, ang kaibigan po ni SpongeBob. Ayun. So, mga kamon-mon, sa mga hindi pa po nakasubscribe, i-click nyo lang po yung subscribe at notification bell para updated po kayo sa ating mga video. So, this time po, makagawa po tayo ng maraming balloon twisting tutorial at mga balloon decoration tutorial po. So, mga kamon-mon, lagi po tayong updated at lagi po tayong mag-practice para ang buhay ay bumuti.